it's Colleen here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, this is going to be very different and exciting. Yes, sobrang excited to talaga ako guys. Another makeup related video. And guess what? We're going to do the Asian Baby Girl or Gangster Ultimate Transformation. I've been wanting to do this transformation since the Filipino YouTubers started to upload their own video about this, so I thought of creating my own video. English! Kaya nga lang guys, medyo natagalan ako sa paggawa or pag-upload itong video na to dahil natagalan din sa pag-ship ng mga accessories or props na gagamitin ko for this video. Example, yung mga tattoos, mga accessories. At dahil sobrang excited na ako. Without further ado, let's get started. I know a lot of you girls already know what is the meaning of ABG. So to those na hindi pa alam kung ano yung ibig sabihin ng ABG, ABG stands for Asian Baby Girl or Gangster. Ipa-flash ka na lang sa screen nyo kung ano ba yung full definition ng Asian Baby Girl, and sa pagkakaalala ko, that's from Urban Dictionary. So in order to pull this transformation, I had to research to create my own ABG starter pack or checklist. And I've been through a lot of websites instead na mag-search sa Google or Pinterest, kasi guys, trust me, mas marami kang makukuha na ideas sa websites. So as I was saying, I created my own checklist, and the number one in my checklist is the clothes. They usually wear revealing clothes. So here is my outfit. My bodysuit is from Forever 21. This is my favorite shorts from Uhay Uhay. Sobrang comfortable ako dito kahit maiksi siya. Kasi kahit maiksi siya, mahaba yung sa likod niya, kaya siya may ganyan. Kaya kahit anong posing yung gawin mo, hindi makikita yung sa pantal mo. And for my shoes naman, here's my shoes. White chucks lang, pero sa totoo lang dapat talaga mag-heels ako. Pero yung mga heels ko dito is masyadong formal, and I think hindi siya babagay sa outfit natin. Yung pangalawa naman sa ating checklist is contact lens. At kung napanood nyo na yung aking Shopee haul, I'm sure na alam nyo kung saan ko nakuha yung aking contact lens. So para sa mga hindi nakakaalam, my contact lens is from Japanese PH sa Shopee. And ayun yung itsura niya. Ito yung Spatox brown, pero as you can see, parang siyang green. Next sa contact lens is makeup. And originally, ABGs or baddies usually wear heavy makeup. But as time passes by, nag-iiba yung trend. And yung trend ngayon ay natural looking or fresh looking lang ng mga makeup. So let's go with the fresh looking. Pero I still want to show you yung pagka-bitchesa side or vibe ng ating makeup. Nagsuot na lang muna ako ng turban para walang sagabal sa pag-makeup ko. And for my moisturizer, ito na naman tayo sa moisturizer. Ako moisturizer from IY Korea. Bago ako mag-start sa ating makeup, maglalagay muna ako ng lip plumper from LA Girl. And maanghang to guys, dahil lahat naman ng lip plumper maanghang. Yung purpose ng lip plumper ay para maging plump yung lips mo, para maging pouty siya, kaya siya nagiging maanghang, kaya para namamaga yung lips mo. And later, hindi siya sobrang halata, pero meron talaga siyang effect. For my brows, I'm gonna use this LA Girl Brow Pomade. Pamaya na tayo mag-foundation. For my eyeshadow, I'm gonna use the Sassy Lady Revolution Eyeshadow Palette. And nakapag-apply na ako kanina, pero mahirap pala siyang i-blend kapag wala siyang base, concealer, or foundation. So maglalagay tayo ng concealer. And ito yung gagamitin ko, L'Oreal Infallible. Ito na yung kinalabasan ng ating kilay, and kuninceal ko lang siya using the L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. And meron na naman nagbe-video ako dito sa tapat ng bahay natin. But anyway, mag-proceed na tayo sa ating eyeshadow. And for my eyeshadow, gagamitin ko itong Sassy Lady Revolution Eyeshadow Palette. Sobrang mura lang nito guys, pero ang ganda ng performance niya. Ito yung gagamitin kong shade. To intensify my eyes, ito naman yung gagamitin kong shade, yung darker brown. And lalagay ko lang siya sa ating outer V. Instead na gumamit tayo ng powder eyeshadow, ito sana yung gagamitin ko. Pero nag-decide ako na ito na lang gagamitin ko para sa ating lids. Itong BDLA Luminous Highlighter Drop in the shade Sparkling Chat. Maglalagay lang ako dito sa likod ng aking kamay, and I will use my fingers na lang. Lalagyan ko na din yung aking inner tear duct, tapos i-connect natin siya sa lids. Balik lang tayo sa buffing brush and i-blend natin.
Tapos dadagdagan ko na lang yun sa tear ducts. Lilinisin ko naman yung face ko ngayon using these wipes. This is from Pureaderm Argan Oil. Ito yung ginagamit ko pang remove ng aking makeup. And gagamitin ko siya ngayon para sa mga fallouts. Bumili na naman ako ng eyeliner from Careline. And ayan, sa eyeliner. Yung mga nakikita kong ABG transformation, talagang pak na pak yung eyeliner nila. Pero guys, I'm so sorry. I'll try my best na mapaganda yung eyeliner natin. Pero hindi ko talaga to forte. Wow, forte. Gagamitin ko itong BYS para sa ating mascara. And itong nabili ko sa Shopee na falsies. This is only 50 pesos pagkakaalala ko. And you'll get 5 pairs. Ayan. Paubos na itong favorite ko na mascara. Mamaya na ako maglalagay ng mascara sa aking lower lashes kasi maglalagay pa tayo dyan ng eyeshadow. But for now, to save time, off-cam ko na lang ilalagay itong aking falsies. Obviously, tapos na ako sa pagkakabit ko ng falsies. And now, mag-proceed na tayo sa ating base. And I will prime my face using the LA Girl Pro Prep. So this is going to be my first time na gagamitin to. So this is a silicone type of primer and ilalagay ko lang siya sa mga areas na obvious yung aking mga malalaking pores. Mahilig ako sa mga silicone primer kasi hindi makinis ang aking balat. Ganda! When it comes to pag-feel ng pores, nagawa niya naman yan. I can say na maganda. Nagustuhan ko siya kasi mahilig naman talaga ako sa mga silicone primers. Mag-add lang ako sa chin at saka sa nose. Woo! Namamattify niya! Okay, feeling ko magkakaroon naman ako ng bagong favorite na primer. Yung favorite ko kasi is yung baby skin. Kahit onti lang yung may gusto doon. Or parang wala lang sa kamay. Pero para sa akin, gusto ko yung baby skin ng Maybelline. Nakapaglagay na ako ng foundation dito sa likod ng kamay ko kanina pa. Kasi munti ko na makalimutan mag-primer. And ayan, gamitin ko lang yung fingers ko sa pag-a-apply ng foundation. To blend my foundation, gagamit lang ako nitong sponge. This foundation is really nice kasi mura lang siya pero yung coverage niya, look. Hindi masyado kita pero ayan. Kitang-kita na maano yung coverage niya, maganda. Ito yung dahilan kung bakit inuna ko mag-eyeshadow para ma-conceal ko yung dito sa baba at para mas maging winged yung itsura ng ating eyeshadow. Under eyes, I will use the L'Oreal Infallible Concealer again. Sobrang full coverage nito, guys. And ito yung dupe ng Tarte Shape Tape. Maglalagay pa pala ako sa ilong para ma-highlight and sa chin, onte, and sa forehead. Medyo may amoy to na hindi ko nagugustuhan talaga. Naamoy ko siya tuwing ina-apply ko, kaya medyo hindi ako comfortable. Pero dead man na dahil ang ganda naman ng performance niya when it comes sa coverage. Mag-bake naman tayo ng under eyes. And again, ito na naman ginagamit ko, yung Nichido. Sama na din natin yung chin, ilong, at yung forehead. Habang iniintay natin na ma-bake yung ating face, gagamit naman ako nitong Squad Cosmetics in the shade Light na pressed powder to set my whole face. Yung mga parts na hindi natin binake muna kasi mamaya ay blend na lang natin. For my contour and blush, I will use the EB Advanced Face Trio in the shade Sunset Trio. For this look, kailangan pack na pack yung contour natin kasi hindi tayo pwede mag-blush ng bongga. Kasi hindi tayo bumukhang baggy. Sobrang contoured na talaga yung face natin. Mukha na tayong payat. Ngayon, maglagay tayo sa ating jaw. I-dust off na natin yung ating binake. Nakalimutan ko pala i-set yung aking neck. So, set na natin. Ano yun, mga? Hindi pa ako satisfied sa contour natin, so i-bake pa natin para mas maging sharp yung itsura niya. Para sa blush, ito ulit yung gagamitin kong palette. Hindi tayo pwede mag-pack na pack na blush or parang pack cute na blush kasi hindi naman pack cute ang mga bags.
Bago pa natin makalimutan, lalagyan ko na yung aking lower lash line ng eyeshadow. And ito ulit yung warm brown. Make sure na i-connect yun dito para maganda siya tingnan. Kasi kapag merong space, pangit. Yung dark shade naman para sa outer part ng lash line. Mag-mascara naman tayo ngayon sa lower lash line and ito ulit yung gagamitin ko, yung BYS. Maglagay naman tayo ngayon ng highlighter and ito ulit yung gagamitin ko, BTLA Luminous Highlighter Drop. Ang dami kong maglagay. To blend it, I will just use my fingers kasi mas sanay ako dito na ginagamitan ng finger tsaka mas maganda rin yung kinakalabasan niya. Napadaming lagay ko. So, kapag ganito yung nangyari sa inyo, kung walang kayo ng sponge. Tsaka itong highlighter drop na to, pwede siya kahit on top of your powder. Hindi siya namumuo. Naka-addict tong highlighter na to. Kaya mong lalagay pa ako. I-highlight na din natin yung eyebrows natin, pero huwag niyo ilalagay siya ng directly. Ilagay niyo muna sa likod ng kamay niyo. Saka kayo kumuha ng brush. Ito naman yung gagamitin ko, yung Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Gotta Go. To add more glow, maglalagay naman ako ng lip gloss from BTLA in the shade Umber. Tinted lip gloss to, so medyo mag-iiba yung color. Here is the final look of our makeup, pero isa-set ko pa siya using the Luxe Organics Beauty Mist ni Mama Antut. Nakalimutan to pala ako. Dami ko nakakalimutan. Maglalagay tayo ng highlighter sa ating color po. Yan. Nanlalagwan. Diba? Yan. Glow. Tapos na tayo sa ating makeup finally. Ngayon naman ay magkakabit na ako ng tattoos. Mami, babag na po. So, meron ako dito mga tattoos and meron ako ditong apat na black flower tattoo. Pero yung naisip ko na lang para mas madali, hindi ko na kailangan damihan. Ito pa yung isa. Ito na lang, malaking full arm na tattoo. So, sana gumana siya. Usually kasi kapag sinabing ABG, yung tattoos nila ay dragon. Pero wala akong mahanap na dragon. Tsaka ito yung gustuhan ko na design. A skull na may mga rose. There you go. Chan-chan-chan! Struggle again! Natanggal yung mismo takip. Pero naayos naman. Ayan na! Oh my gosh! Oh my gosh! This is too big. Kasi ang lit lang na arms ko. So this is how the tattoo looks like. I'm so happy gawa na siya ng maayos. Ayan. Baka nagustuhan ko. Ang cool. Joke, hindi ako magpapatattoo ng ganito. No way. Pagsisisihan ko rin siguro yan. So hindi talaga ako magpapatattoo. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa mga accessories. Actually guys, dapat kasama sa checklist natin yung nail extensions. Kaso kasi, ito yung nail extensions ko. And ito yung nails ko. Kakapalinis ko lang kahapon. So, kapag ginabit ko siya, masisira yung nails ko. Inisip ko naman mag-double-sided, pero wala kaming double-sided kasi yung bag ko nasa Manila. Andun yung mga gamit ko. So, for my accessories, maglalagay lang tayo ng hoop earrings. Yung mga ABGs, guys, marami silang, guys, marami silang piercings. And madami din akong piercings. Meron ako dito, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anin yung piercings ko. Kaso kasi ngayon, nagsara na siya. Hala, sobrang iba ng itsura ko. Hindi ako komportable. I will never dress up like this na lalabas unless sa ibang bansa. Pero dito sa Pinas, grabing judgment yung makakuha ko. Kaya never ever. So, ito naman yung ating necklace. Actually, choker siya. Ayan, hindi ko masyado sinikipan kasi mabilis ako mairita at baka bigtalin ko bigla. Seryoso yun. And ayan, maglagay na tayo ng fake earrings. Or piercings pala. Ito yung nabili ko sa Shopee. 5 na siya for 35 pesos ata.
Pero nawala ko yung isa. Tsaka okay lang din na mawala ko yun kasi dalawa lang yung gumagana sa akin. Kasi kapag ina-adjust ko siya sa tenga ko, parang nag-iiba yung itsura niya, parang nade-deform. So itong unang ilalagay ko ay dito sa helix. Ayan, ganyan. Tapos ididiin mo lang siya. There you go. And ito namang parang tatluhan ay sa orbital. O, diba? Alam ko yung mga yan kasi gusto ko talaga magpabutas ng tenga. For my hair, dapat talaga i-curl ko siya. Kaso kasi, wala na tayong time. Naggabi na, hindi pa rin tayo tapos. Kaya ayan, susuklayin ko na lang siya. Hindi ko na rin kailangan mag-plancha kasi straight naman na yung buhok ko. So, ganyan lang gagawin natin. And, para pala sa mga AVGs, madalas sa kanila ay blonde. O di kaya may color yung hair. Pero meron din naman ako mga nakikitang AVGs na black yung hair. So, tama-tama tayo doon. We are now down to our last step, which is the boba tea or milk tea. Ayan. Bose na yung milk tea ko kasi hindi ko naman kaya tiisa ng milk tea. Ito yung milk tea ko. This is from Lakcha. Ayan. This is my favorite flavor, brown sugar. But any flavor will do naman as long as may milk tea kayo kapag yan, AVG. Pag sinabi kasing AVG, guys, yung mga pa-cool girls, ganyan. Kaya laging kailangan meron drinks, payaman kunyari, ganyan. Ayan, so here is our final look para sa ating AVG transformation. I will roll the montage in 3, 2, 1. I saw the hottest girl in Boston College. Bay for the night. You could be. Bay for the night. Bay for the night. So this is our final look. Sana nagustuhan niyo guys. And kung nag-enjoy kayo, please don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more videos and transformation like this. And follow me in my social media accounts. All the links will be down below. Sana nag-enjoy talaga kayo guys kasi ako na-enjoy ko. Lalo na yung tattoos and accessories kasi talagang nag-transform ako into a new person. If you have any video suggestions, mag-comment lang kayo sa baba or i-PM nyo ako sa aking mga social media accounts. Sure ako na mababasa ko. And dun sa mga nagre-request ng iba pang mga challenge na hindi ko pa nagagawa, I'm so sorry. Gagawin ko po yun kapag nagka-time ako. Don't forget to watch pala yung aking last video kasi nandun lahat ng informations about the tattoos, the accessories, and everything na ginamit kong props para dito sa ating AVG transformation. Nandun yung link, nandun yung price, and yung link na yun, mapupunta kayo mismo dun sa pinagbilhan ko. Hindi ako naghanap ng iba. Yun talaga yung pinagbilhan ko. That's it for today's video, guys. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!